Sabi ng Danki sa tigre, ang damo ay kulay asul. Pero ang sabi naman ng tigre, hindi, ang damo ay kulay berde. Ang pagtatalo ng dalawa ay naging mainit. Kaya napagdesisyon na nilang lumapit sa leon na isa sa hari ng kagubatan, nagsimulang magpaliwanag ang Danki. Kamahalan, totoo po bang ang damo ay kulay asul? Sumagot ang leon. Oo, tama ka na, ang damo ay kulay asul. Kaya nagsalita muli ang Danki at sinabing ang tigre ay di sumang-ayon at nakipagtalo pa sa akin, kaya marapit ang maparusahan siya sa ginawa niya. Kaya ang hari ay nagdeklara na ang tigre ay mahahatulan ng 5 taong pagkakatahimik. Kaya't ang Danki ay napatalon sa sobrang saya at tumungo na sa kanyang pupuntahan. Ang tigre ay tinanggap naman ang binigay na parusa, pero bago nito, tinanong niya muli ang leon, aming nakakataas, bakit ako ang pinarusahan niyo? Ay alam niyo namang berde ang damo. Sumagot ang leon, ang katotohanan ay berde talaga ang damo. Nagtanong muli ang tigre, so bakit ako ang pinarusahan niyo? Sumagot muli ang leon, wala namang mangyayari sa tanong niyo na kung ang damo ay berde o asul. Ang kaparusahan na ibinigay ko sa iyo ay dahil sa isang katulad mo na matapang at matalinong nilalang ay nagawang sayangin ang oras pakikipagtalo sa isang Danki, at higit sa lahat, pumunta at inistorbo ako para lang sa walang kwentang katanungan. Isang kamalian ang pag-aaksaya ng oras sa naggagaling-galingan at mayabang na walang pakialam sa katotohanan at realidad. Pero ang alam lang ay manalo sa kanyang pinaniniwalaan at ilusyon. Maraming tao na kahit gaano pa kadaming ebidensya ang ating ipakita sa kanila ay hindi pa rin papaniwalaan. Marahil nabubulag sa taas ng tingin sa sarili at gustong maging laging tama kahit na mali.